December 16, alas 11 ng gabi nang dumating ang isang puting van saka ito umatras sa Valdez Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig. Sa harap nito, may lalaking hinahabol at hinahatak ng ilan pang lalaki. Kinilala siyang si Andrian Domingo. Kwento niya, kararating lang ng kanyang staff na nagmamaneho ng puting van nang bigla niyang marinig na nagmumura ang kapitbahay nilang si Reynaldo Remudo. Lumabas daw siya ng bahay para paatrasin ang sasakyan ng kanyang staff. Bigla ako kong sinugod, tapos sinunggaban agad ako ng suntok. Eh dahil matanda, hindi ko na ako pinatulan. Hanggang sa nakarating kami sa pinakakanto na tumumba-tumba ako. Nagtamo si Domingo ng gasgas at kamot sa braso. Makalipas ang dalawang araw, naulit ang insidente. Makikitang dumating ang isa sa mga staff ni Domingo. Ipinarada nito ang kanyang motorsiklo. Maya-maya, lumapit ang kapitbahay ni Domingo at sinita ang maliumanong pagkakaparada ng motor. Depensa ng tauhan ni Domingo. Kararating niya lang at ipapark naman ng maayos ang sasakyan. Dito na nagsimulang magkainitan ang dalawang panig. Biglang may sumuntok sa rider. Sunod na makikita ang mag-aamang kapitbahay ng complainant na sumugod na rin. Ang isa may hawak pang tila tubo. Kalaunan, dumating ang mga barangay kagawad para mamagitan. Sobrang masakit po sa amin yun dahil una-una po wala naman po kaming alitan talaga. Depensa naman ang mag-aamang inirereklamo ni Domingo. Hindi sila ang nagsimula ng gulo. Sa kuwang ito raw ng CCTV noong December 14, makikita ang mga lalaking ito na naglalakad. Ang isa raw sa mga ito, nakaapak ng dumi ng hayop na ikinalat daw ng mga tauhan ni Domingo sa labas ng bahay ng mag-aama. December 14, in midnight, may nangyaring paglalagay ng ebak dito sa harapan namin. Pinatalsik po. Bukod dito, lagi raw nakaharang ang mga sasakyan ni Domingo at wala nang makadaan sa lugar. Sinabihan po siya ng magulang na pakiayos yung parada. Sinagot po yung batang yun, sumagot po lang, anong pakialam mo dito matanda ka? Kami po, magkakapatid po kami. Pag nakakita po ang ama, yung ama mo ay nasasaktan. Wala kang magagawa. One family po kami. Lahat naman ng ito, pinabulaanan ni Domingo. Ngayon, nasa lupo na po yun, nasa schedule na po yun. Next month, maghaharap po sila. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.